What's up, Kapajak? This is Tonjing Travels. Ngayon may panibago na naman tayong vlog. Vlog about sa nabili nating Tosic Chester. Ayan. Guys, ito yung first ride niya. Simula kagabi nung binili ko to. Tapos kung makikita nyo sa isa kong vlog, ako nag-assemble nito, so hindi pa naitoto, no? Sakto nandito kami, papunta kami sa Antipolo, yun yung Kogyo. Ito yung rutang tinahak namin, medyo may kataasan. Yun yung papunta ng Antipolo, ang Tagusosumulong Highway. Sumto ako, nag-stopover. Medyo nabigla yata ako dahil nag-cramps ako sa ibaba. Tapos, sakto, kapag nagpapahinga ako, tinotono ko Tosic. Ngayon, ina-adjust ko siya. Napag-alaman ko na itong low para dito sa rear derailleur, pag kinalikot mo to, umuusok to, so ito yung pinaka parang limit ng low. Ibig sabihin ng low gear, ito yon, high gear dito para hindi naman sumaga dito. So ako na yung nagtotono niyan, guys. So far okay yung performance na itong Tosic Chester. Akala ako medyo hindi maganda dahil naka ball bearing, pero okay yung takbo niya, guys. Ang nagiging problema ko lang talaga is yung shifting dahil nga hindi pa siya nakatono. Overall, yes, salamat. Nakarating din kami sa Antipolo. Road bike yung gamit ko, yung bagong Tosic Chester natin. Ang laki ng pagkakaiba. Pero doon sa isang vlog ko na ikikwento ko na yung difference ng MTB tsaka ng road bike. So sa ngayon, dahil nga nire-review natin to, bagong-bago, one day old pa lang, masabi ko lang na okay yung performance niya, pero yung reklamo ko yung FD tsaka RD, so kailangan yun yung palitan niya talaga. Medyo sablay yung shifting niya, o hindi ko lang sigurado kung kailangan ito, no? Dahil ako lang naman yung kumakalikot nito. Mamaya pag-uwi natin sa Pasay, dali ko ng Cartimar para ipatono kay sa mekaniko dun, kay Kuya Al ulit. Okay, kasama ko yung mga tropang benta ni Team Depart. Okay, Team Depart. Kasama ko yung tatlo sa Team Depart. Yan, medyo veterano na to, mga matingkas. Veterano na to mga to, medyo nahirapan ako. Lalo na yun, no? Yan, sabi ko sa inyo, ngayon lang ako nakaranas ng pag-akit ko rito. Yan nga, malaking diferensya ng mountain bike, tapos makasabay mo yung mga veterano katulad nila. Nag-cramps ako kanina sa baba. Tsaka medyo nakatatlong pahinga ako doon sa paakit. 9 inch na doon sa dalawang balik ko dito. Sa una tsaka pangalawang balik, wala akong pahinga, hindi ako nag-stop. Dahil siguro mountain bike yung daladala ko. Okay, okay, balikan ko kayo. Kain na kami. Dito kami sa Antipolo Church. Happy Thursday sa inyo lahat, guys. This is Tonjing Travels. Subscribe, like, and share nyo na rin to. Review pala to. Para sa Tosic natin na Chester. Balikan ko kayo mamaya. Kaya Joy, asan kayo dyan? Ano tradisyon, no? Vivian's ko to, ha? Favorite ni Jakey. Mami naman ang in-order niya last time sa pag-iing. Wala na, gusto na yun. Kaya Joy. Malski boy. All time favorite ni Andiki, no? Puto. Parang ang spaghetti mo, ubus na eh. Sarap yun, puto. Wala yung spaghetti. Okay na ito. Kaya pa-order po kami ng dalawang toko, ha? Salam. Ay, salam po. Salam. Antayin natin. Yummy, sarap. Egg tsaka tokwa. Panalo. So guys, what's up? Kaagising ko lang ngayong gabi. Sobrang napagod ako doon sa ating pag-road test dito kay Chester na itinesting natin sa Antipolo kanina. And then natagpuan natin na siyempre dahil ako lang nag-assemble niyan, medyo sumasablay yung ating mga RD tsaka yung FT natin. Nakalasan ako ng kadena. And then, dito naman medyo tumatalon-talon. Tapos, hindi na pupunta rito or hindi na pupunta sa dulo. Ayan.
So, man ang naging comment ko dun sa ating toxic na Chester. Pero aside dun, yung performance niya overall, okay naman. Worth the buy. Ang presyo niya pala, guys, dun sa napakuhaan ko is 13,000 pesos lang. So, ganun lang kamura. Ano yung frame niya, 6061 na alloy. Size 48 dahil 5'8 ako. Tapos, internal cabling. Tapos, yung cable niya na dun sa rear na disc brake and nandito sa labas. Tapos, meron siyang toxic na arm and then chain ring. Tapos, hindi ko sure kung anong brand to eh. And then, nandito naman tayo sa likod. Sensa naman to, ang brand niya. Yung RD niya. Tapos, meron siyang 9-speed sprocket. And then, meron siyang 2x na chain ring. Tapos guys, doon sa review natin, isasama ko nga pala na ang ganda na itong caliper na to para doon sa disc brake na to, napakalakas. Medyo matulin ako magpatakbo kapag kapalusong. So, kaya niya yung stopping power. Kaya niya mapahinto yung bisikleta. And medyo responsive yung mga preno. Ayan yung hub natin. Ball bearing yan. Tapos, Kenda yung tires na 25C double wall. Aluminum din yan. Tapos, naka-STI siya na Ignite. Ito yung nagustuhan ko rito actually. Dahil hindi siya mahirap mag-ship. Pero ang ginawa ko, kapag binili mo kasi ito, medyo nakababa. So, hindi komportable. Inangat ko ng konti yan. Then, tape ko para sa akin to. Tapos, ano pa ba? Yung upuan niya, okay naman, komportable. Tapos, naka-aluminum na post na rin siya. Tapos, bottom bracket, sealed bearing na rin siya. Tapos, ito, yung pedal, hindi ko sure kung sealed bearing to eh. Hindi ako marunong tumingin. So, overall, ayun, gaya nga nasabi ko sa inyo, itong bisikleta na to, overall, okay siya para sa akin. Doon sa price na 13,000 pesos. Parang sulit na siya. And then, ang tangi ko lang complain dyan, guys, kung bibili kayo nito. Sa tingin ko, try nyo munang pa to, no? Itong RD, tsaka yung FD. Pero ako, papalitan ko to kasi sumasablay talaga yung shifting niya. Ito ko na po tatapos yung vlog natin para sa toxic Chester review natin. Kung bago ka sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe, mag-like, and hit mo na rin yung notification bell. Tapos kapag mayroong advertisement, panoorin mo na rin. Okay? So, sana nagustuhan yung video yung ginawa ko about sa toxic Chester na review. Okay, kita-kits tayo ulit. Mag-upload ako ng mga bagong bike adventures naman siguro. And then, after pala nito, i-compare ko yung road bike tsaka sa mountain bike. Abangan yan, guys. Based sa experience ko sa paggamit nilang dalawa. Maraming salamat!